Hello science fans, napakaraming uri ng sakit. Pero isa sa mga pinaka nakakatakot ay ang cancer. Ang cancer ay isang sakit kung saan ang mga cells ng ating katawan ay dumadami na hindi natin makontrol. At nagbubuo sila ng mga abnormal na bukol ng tinatawag nating tumor. Ang mga tumor na ito ay pwedeng ma-damage ang mga nakatabing tissues at mga organs. Ang cancer ay pwedeng magsimula sa kahit anong parte ng ating katawan. At minsan ay kumakalat ito sa iba't iba pang parte through the blood or ang ating lymph system. Kadalasan ay nagkakaroon tayo nito kung merong mga pagbabago sa ating DNA o sa ating genes, sa ating lifestyle, o kung na-expose tayo sa ibang mga harmful na substances. Ang mga treatments na pwedeng gawin ay surgery, radiation, at mga gamot na pwedeng pumatay o magpabagal sa mga cancer cells. Dito sa Pilipinas, 60,000 people die of cancer each year. Ang pinaka-common na uri ng cancer ay breast cancer, lung cancer, at colorectal cancer. Pero ano nga ba ang sanhi ng cancer? At paano natin malalaman kung nagsisimula na tayong magkaroon nito? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang batiin ang ating mga bagong manonood. Ako po si Chona, and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik na na-train sa field ng molecular biology. Parehong nanay at tatay ko po ay namatay dahil sa cancer. Isa rin po akong guro at kadalasan ng mga estudyante ko ay nag-aaral in preparation for med school. So gusto ko po sana silang magkaroon ng disiplina para mas marami pa po silang masave na mga buhay. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gusto ko pong pasimplihin ang mga biology concepts na pwede nating gamitin para mas maintindihan ang ating mga kalusugan. Paano nga ba nagde-develop ang cancer sa ating katawan? May mga pagbabago o mutation sa ating DNA na pwedeng mag-disrupt o pumigil sa normal na paraan kung paano nagpaparami ang mga cells. Ang mga mutations na nagtatransform ng mga normal na genes into oncogenes or cancer genes ay pinapabilis ang pag-divide ng cells at pinipigilan nito ang katawan na i-control ito. Normally, meron tayong mga tinatawag na tumor suppressor genes na nagpapabagal sa pag-divide ng ating mga cells at nagko-correct ng mga mutations na naiipon natin over time. Pero pag sila na ang nagbago o na-mutate, dumadami ang DNA damage. At dahil dito, lumalala ang mga mutations at napipigilan natin ang pag-correct sa mga pagkakamali na meron na sa DNA natin. Pero ano nga ba ang sanhi ng mga mutations na ito? Kasama sa controllable factors ang environmental exposure, lifestyle choices, at infections. Ang usok na galing sa sigarilyo ay responsible for about 22% of cancer deaths worldwide dahil marami itong kemikal na sumisira sa ating DNA at nagkukos ng mutations. Ang radiation naman na nanggagaling sa araw ay pwede rin mag-cause ng mutations na pwedeng magresulta sa skin cancer. Ang exposure sa mga chemicals na tinatawag na carcinogen, katulad ng asbestos, ay nagpapataas din ng ating cancer risk. Ang ating lifestyle ay meron ding kinalaman kung magkakaroon tayo ng cancer o hindi. Kung pangit ang ating diet, kung hindi tayo nag-eehersisyo, at kung malakas tayong uminom ng alak o alkohol, lahat ito ay pwedeng palalain ang ating mga tsansa na magkakaroon tayo ng cancer. Additionally, meron ding infection from viruses katulad ng human papilloma virus at hepatitis B and C na pwedeng mag-cause ng mutation at dahil dito pwede tayong magkaroon ng cancer. On the other hand, meron ding mga uncontrollable factors, katulad ng mga namana natin na mutations at ang ating pagtanda. May mga taong pinanganak na may mga genetic mutations na, katulad ng nandun sa BRCA1 at BRCA2 genes na sadyang nagpapataas ng risk na magkaroon ng cancer sa breasts at sa ovaries. At ito ang nag-a-account for about 5-10% of all cancers. Ang pagtanda din natin ay nagpapataas ng ating risk na mag-develop ng cancer. Dahil habang tumatanda tayo, nag-a-accumulate o dumadami ang mutation sa ating katawan. Kaya kadalasan, ang mga tao na nagkaka-cancer ay mas matanda na sa 50 years old.
Kapag na-diagnose ang isang tao ng cancer, kadalasan ay sinasabihan siya kung anong stage na ito. Pero ano bang ibig sabihin ng iba't ibang stage ng cancer? Ang stages ng cancer ay nag-range from 1 to 4. At ang ini-indicate nito ay kung gaano na kumalat ang cancer sa iyong katawan. Sa stage 1 cancer, ang cancer ay confined lamang sa isang area ng katawan. Merong 5-year survival rate, meaning yung percentage ng mga tao who survive at least 5 years after diagnosis is high, around 90% sa karamihan ng mga cancer. Pero pag tumaas na ang stage ng cancer, katulad ng stage 2 o stage 3, na ang ibig sabihin ay kumalat na ang cancer sa ibang parte ng ating katawan, ang 5-year survival rate ay bumababa at pwede itong mag-range from 30 to 70%. Stage 4 o yung tinatawag na metastatic cancer ay ang ibig sabihin nito ay kumalat na ang cancer sa malalayong organs. Ito ang may pinakamababang 5-year survival rate na kadalasan ay below 20%. Depende kung anong uri ng cancer ang meron. Kung gusto nating mapacheck kung meron ba tayong mga risk para magka-cancer, anong mga tests ang pwede nating ipagawa sa ating hospital o clinic? Merong mga imaging tests katulad ng X-ray, CT scan, MRI at pati ultrasound na pwedeng makita ang loob ng ating katawan para ma-check ng doktor kung meron ba tayong mga tumor na dapat imbestigahan. Pwede rin gumawa ng biopsy, which involves ang pagkuha ng isang maliit na sample ng tissue from a suspicious area at ang pagtingin dito under a microscope para ma-check kung meron itong cancer cells. Pwede rin gumawa ng blood tests na nakaka-detect ng mga specific markers or substances na nag-i-indicate ng presence of cancer. For example, sa prostate cancer, merong PSA test. At ang minimeasure nito ay kung gaano kataas ang prostate-specific antigen sa dugo ng mga lalaki. Meron ding mga screening tests katulad ng mammogram for breast cancer, pap smear for cervical cancer, and colonoscopy for colorectal cancer para ma-check natin kung meron na bang mga abnormal growth sa ating katawan even before maglabas tayo ng iba pang symptoms. Additionally, pwede rin tayong magpagawa ng genetic tests para magtingin kung meron tayong genes na nagpapataas ng risk of getting certain cancers. This would help us identify yung mga tao na pwedeng mag-benefit from increased screening or preventive measures. Ang lahat ng mga tests na ito ay napaka-importante dahil pinapataas nila ang chances of early discovery at treatment para tumaas din ang ating survival rate. Meron ba tayong pwedeng gawin para mapababa ang risk na magkaroon tayo ng cancer? Ang pagtigil sa paninigarilyo, kung ikaw ay naninigarilyo, ay napaka-importante. Dahil ito ang isa sa pinakamatinding cause ng cancer-related deaths worldwide. Maintaining a healthy diet at isang magandang timbang ay napaka-importante. Dahil ang obesity ay linked sa napakaraming uri ng cancer, katulad ng breast, colorectal, at pancreatic cancer. Ang pagbawas sa pag-inom ng alak ay napaka-importante din dahil pinapababa nito ang risk ng pagkakaroon ng cancer na nakakaapekto sa ating bibig, sa ating lalamunan, sa ating esophagus, atay, at breast. Ang pagprotekta sa ating balat sa exposure sa UV radiation ng araw ay importante din para maiwasan natin ang risk ng skin cancer o melanoma. Ang pagpapabakuna against cancer-causing infections like HPV and HBV can prevent cervical cancer, anal, liver, at iba pang mga uri ng cancer. Mas marami na tayong alam tungkol sa cancer ngayon dahil sa matinding pagtatrabaho ng ating mga mananaliksik sa field ng STEM. Baka gusto mong maging parte ng napakagandang STEM community ng Pilipinas. Kung isa kang batang babae na nag-aaral ng STEM at malapit mo nang simulan ang iyong pagthesis, gusto ka naming tulungan. Please check out the Sciencia Thesis Grant, kung saan pwede kang makatanggap ng 55,000 pesos para makatulong sa gastos ng iyong thesis. Pwede mong malaman ang procedures ng pag-apply sa pagtingin sa aming lumang video, sa pagbasa ng description ng video na ito, o sa pagtingin sa aming social media pages.
Also, meron na lamang tayong ilang linggo para ipagpatuloy ang fundraising para sa ating Siyensya Thesis Grant. Tulungan niyo po kaming tumulong pa sa mga batang babae na nag-aaral ng STEM by donating or sharing our donation links to other people. Ang information para mag-donate ay makikita sa description ng video na ito at pati na rin sa aming social media pages. But what do you think? Naapektuhan na rin ba ng cancer ang buhay mo o buhay ng mga minamahal mo? Are you also interested in finding ways to destroy this disease? Let us know your thoughts in the comments section below.